vlog. Ayan si Kuya Vico. Ayan, nag-hello siya sa mga carolers. Ngayon po ay June 20 at pupunta tayo sa Baguio! Wow! Pero po ito ay magkasama na trabaho and at the same time, leisure din natin. Alright? So, paano mga dear carolers? Isasama ko kayo pagpunta natin sa Baguio! So, yan mga dear carolers, tayo po ay on the way na pupuntang Baguio. Ano nga pa gagawin natin? Ang una po ay trabaho ito. Pero syempre, kailangan samahan na rin natin siya ng kwatsa. Kaya samahan na rin natin siya ng pamamasyal. First time ko po ulit mapupunta ng Baguio after the pandemic. So, ilang years na nga ba yung pandemic? 2 years na, no? So, first time po ulit namin kasama ko po si Pe at iba po namin mga kasamahan. Halito na kami sa expressway. Mabilis naman po yung travel. So, mamaya, isasama ko kayo sa ating po mga pupuntahan. Pero syempre, mamaya magkatrabaho si Ate C. So, siguro ikakat ko na lang yung vlog natin mamaya. Carolers, mga ilang oras na lang inasa Baguio na tayo. Kanina po ay nag-breakfast kami. Here's your picture. Syempre nakakagulo, pero siguro mga by 12 o'clock ay nasa Baguio na tayo. Okay? And yan mga dear carolers, we're finally here sa Baguio after 3 hours of travel from Bulacan to Baguio. 3 oras na lang. Dati ay 6 hours, di ba? Pero salamat sa NLEX at saka sa Esitex. Kasi hindi ko kabisado. So, nandito na tayo sa Baguio ngayon. Magla-lunch lang tayo. Then after that, mag-check in na tayo sa hotel. Then we will be attending meetings. Mga dear carolers, we're here na sa Holiday Inn. So, dito kami mag-check in for 3 days. Ngayon ay 2 o'clock pa daw mag-check in. So, we're just preparing everything. Siguro we'll have lunch muna. Then after that, mag-check in tayo. Then of course, may mga meetings tayo sa AXA. Sorry, nagkaano na dito kasi dun sa mask. Okay. Good morning mga dear carolers. Today is day 2 ng ating Baguio Escapade. Hindi naman pala Baguio Escapade, no? Kasi matagal naman na tayong pupunta dito sa Baguio. Baguio, ano ba? Bahala na kayo. Visit ba to? Or ano ba to? Last night, hindi na po ako nakapag-vlog kasi marami po tayong ginawa. Naging busy na po tayo. Kaya marami tayong mga meetings. Yesterday, ngayon po ay day 2. Mamaya ay mag-room tour tayo kahit paano. And magbe-breakfast po tayo ngayon. So, ito muna, nakapang ano po ako, nakapang Miss Atisi po ako na clothing apparel. Di ba nakita niyo na to mga dear carolers, no? Nakita niyo na, kaya ito ang ating suot para na po promote naman natin. So, bababa tayo for our breakfast. Yung suot ko ngayon, oh, yan, kasi kakagising ko lang. Mamaya na po ako maliligo, okay? Kulog-kulog pa pala yung buo ko. Hindi ko pa kasi naayos. So, bababa tayo. Kasama natin si Bebe. Yan. Tayo po ay sasakay ngayon na elevator. So they have here the chicken noodle soup. They also have the chicken a chocolate polish or the champorado. They have here the juice and we'll get some coffee. And mga dear carolers, we have corned beef, pork adobo, bacon, fried dillies, scrambled egg, fried rice, and of course, ito kakatry ko lang. Yung kanilang salad at yogurt po ang ginawa ko at nilagay kong dressing. Then we have here carrot, bread, and bread with strawberry, marmalade, and of course, our coffee. Let's eat! Yan mga dear carolers, tayo po ngayon ay kakain na kasi lunchtime na, kakatapos na ng isang meeting natin. Pupunta tayo sa Grumpy Joe's. Ito po ay recommended by my boss, Boss Darren. Shout out sa'yo, tikman natin kung masarap talaga. So ayan mga dear carolers, after ilang minutes, kasi ang haba talaga ng pila nila dito sa kanto. Kanina sabi ko sa inyo, pupunta kami sa Grumpy Joe, kaya lang it so happened, sobrang haba din ang pila. So we decided to go here sa kanto.
bari ng pila eh. Pero pinagsyagaan na namin kasi lumipat na naman kami ng ibang restaurants. Ang mga menu nila, they have the ensalada. This is my first time to eat here, mga dear carolers. Meron silang lomo, which is yung ribs nila. Mayroon din na pizza. Ito try din natin yon, and some of the beverage na in-order namin ni Beth. Mamaya babalitaan ko kayo kung yummy. For the price points, $385 yung half slab ng ribs. I think affordable na siya. Kasi marami mga restaurants were offering medyo mas higher yung price. Pasensya na kayo, medyo ano si ate si. Napawisan ako kakahantay dun sa labas. Yung weather dito sa Baguio today is June 21. Medyo malamig ng konti. I mean, malamig na. Kasi syempre sa Bulacan, sobrang init. Nasanay ako doon. So, ipo-compare ko, definitely, obviously, mas, ano, si Baguio, mas malamig siya. Pero, hindi ganun kalamig. Eh, syempre naman, ano, summer ngayon, mga dear carolers. So, kanina kasi, we had our meeting. Kanina, we had our planning. So, ngayon, meron akong free time ng ilang oras lang. So, isusulit natin yon. Kain muna tayo ng lunch kasi we haven't eaten our lunch. Kanina nag-breakfast tayo. Then, siguro hindi namin eh kung maglilibot lang kami ni Beth sa glad kasi meron kaming kasunod na meeting pa ulit. So, syempre, kailangan mga dear carolers, pagsamahin natin yung ating work and at the same time, dapat may leisure for kasi hindi pwedeng wala. Alright? Mga dear carolers, dahil na tayong kumain, hindi na ako nakapag-vlog kanina. Sobrang sarap po. So, if ever napupunta kayo sa Baguio, masarap po sa Canto. Okay? Yung price point, sabi ko nga, very competitive, masarap, affordable naman. Ang sarap ng ribs. Boss Darren, panalo ka. Si Boss Darren po kasi ang nag-recommend ng restaurant kaya. So, na-enjoy namin ni Be. Ang hirap pala pag sobra kang busog. Ngayon po, we're on our way to the Sky World Ukay. Check lang natin mag-ukay-ukay tayo mamaya. Okay? Dear carolers, hindi ko na kayo sinama sa ukay sapagkat walang ganong ganap. Kasi supposed to be naghahanap ako ng blazer. Sabi kasi marami daw dun sa ukay-ukay. Kaya lang wala naman po ako nakita. Kaya minarapat na lamang namin na pumunta dito sa Chocolate de Paterol. Of course, sa pantayin ko na dito. Pero saya kasi, masarap kasi na pumunta dito. Lalo na ngayon, medyo umuulan-ulan dito sa Baguio. So, it's perfect na tayo po ay mag-chocolate, di ba? So, ayan mga dear carolers. Ika-third day na po natin ngayon. And we're about to go home. Yesterday, hindi na po ako gano'n nakapag-vlog at kanina kasi alam niyo mga dear carolers, medyo napagod lang ng konti si Ate C kasi may mga meetings pa tayo, may mga plannings pa tayo na inattendan. Okay. Dito kami nagstay. We stayed here sa Holiday Inn. Salamat sa sponsors. Alam niyo na po kung sino kayo. Maraming salamat po sa inyo. Yesterday, ang ganap natin, we had our planning, okay, nakipag-meeting tayo kahapon. Then after that, mga dear carolers, ano pa bang ginawa natin? Kumain tayo sa Canto and doon sa Chocolate de Batero. Yummy naman yung mga foods. At saka sabi ko nga, parang ang sarap lang balikan kasi sabi ko nga kay Bea yesterday, naaalala ko kapag umiinom ako ng tsokolate, di ba parang Paskong-Pasko na, ganun kasi kaya sa amin sa Bulacan eh. Sa Bulacan, kapag December 24, kapag December 25, sobra, as in, pag yun na yung iniinom mo, ay Pasko na yon. Parang Pasko na siya, parang Noche Buena na. Sabi ko nga, parang ang sarap lang dali ng konsepto sa Bulacan kasi parang lahat puro kape-kape lang, wala nung ganong authentic na tsokolate de Paterol. Tapos, yesterday din, wala akong ganong napuntahan kasi syempre, parang hindi pa kasi ako pwedeng maglakad ng maglakad talaga. So, kanina umaga lang, we went to the market. And para bumili lang ng kaunting pasalupong, yan, shout out sa aking pamilya, sa aking mga anak, at sa nanay ko na may bilin pa, sabi ba naman, bumili daw ako ng pininats. Kala yata, isa Bicol ako nagpunta. So, naghanap pa si ate si kanina. So, shout out sa aking family, of course, na
Na-miss ko yung mga yan. Siyempre yung mga aso ko at saka yung mga birds ko. Tatlo yung aso ko eh. Si Choconut, si KitKat at saka si Snow at saka si B1 at saka si Vito. Yun yung mga birds ko. And syempre kay Luke. Na-miss ko yung mga yan. And kanina, alam yung mga dear carolers, habang nandun ako sa palengke, na-meet ko tong dalawang batang po. Ito yung picture nila, no? Nakakatuwa lang kasi in-interview ko sila. Sinusundan-sundan kasi nila kami. Sabi nila, parang tutulong silang magbuhat. Of course, for a certain fee. Ano? Wala naman silang sasabihin sa'yo kung magkano yung fee na sisingilin nila. Si Justin at saka kay Nicole. Shout out sa inyo. Pero sobrang nila ako na-inspire. Why? Si Justin ay 13 years old, si Nicole po ay 11. Malayo daw dun sa palengke yung bahay ni Nicole, ang sabi niya sa akin. Pero manang, sabi niya, syempre narito tayo sa Baguio, Iloilocanuhan tayo, diba? Ilocana naman talaga si Ate C. Sabi niya, sayang naman yung 10 pesos na ipamamasahi ko. Might as well, sila daw po ay mag-walk na lang. Sabi ko, anong oras kayo nandito sa palengke? Sabi nila, depende. Pag daw po weekends, mga 6 o'clock. Pag weekdays, so mga 7 o'clock. And sila rin po ay nag-aaral. So bago sila pumasok, pumunta muna sa palengke. Okay? Tumutulong magbuhat, nagbebenta ng mga eco bags. Tapos mag-aaral sila. Eh ngayon ay bakasyon. So nade-devote po nila yung buong maghapon nila. Alam niyo, mga dear carolers, sobra nila ako na-inspire. Why? Kasi at an early age, diba, sobra yung pangarap nila na mabuhay. Kaya nga po, sabi ko sa ibang tao, no, na hindi ko po kasi alam, may mga tao na for 24 hours, walang ginagawa sa buhay nila, di ba? Hindi po ako naniniwala na walang blessings eh, okay? Si Lord po ay patuloy na nagpo-provide ng mga blessings. It's up to us kung paano po natin i-grab yung mga opportunities and blessings na yun. Just imagine a 13-year-old, an 11-year-old, alam niyo, sobra na yung kanilang ano, no, yung kanilang pananaw to achieve their dream. Sabi nila kasi po gusto namin makatapos ng pag-aaral. So, saan kayo kumakain dito? Sabi niya, budget lang po, binabudget lang po namin. Yun yung mga sagot nila. Doon daw parang semi food court kasi doon sa palengke ng Baguio. So, shout out sa inyo, Nicole and Justin. Sobrang na-inspire na talaga ako. And isa pa, sabi ko kay Nicole, na-inspire mo ako magtipid. Kasi minsan ano, si Ate si po, kahit na financial coach ako, minsan nakakalimot ako. Siyempre tao lang at aminado po ako dyan. Hindi naman tayo naglilinis-linisan, ano. Kinakailangan talaga that we prioritize our spending, our expenses, yung mga needs and versus yung ating pong mga wants. So, paano mga dear carolers, maya-maya po ay uuwi na tayo. Yung pinamili ko, hindi na po tayo mag-haul. Bumili lang ko ng mga peanut brittle, yung mga cornflakes ba yun, yung mga chocolate, at tapos may mga milky something kasi bili niya ng aking mga anak. Tapos, gulay. Bumili ako ng gulay kasi yung mga broccoli, syempre gusto yan natin, di ba? Sabi ko nga kanina kasi ang sarap ng food dito. Shout out ulit sa'yo, Boss Darin. Ikaw may kagagawa nito. Nakalimot ako dyan sa mga low carbs na yan. Promise, bukas. Okay, promise ko na ito. Aayusin na natin ang ating pong diet. So, mga dear carolers, yan lang po ang ating vlog. So, kung nagustuhan nyo, naku naman, mga dear carolers, no? All you have to do is to what? Okay? Kailangan mag-subscribe ka naman. Padamihin mo naman yung subscribers natin. And of course, kinakailangan po na hit mo yung notification bell para kayo ay ma-notify pag si Ate C ay may mga vlogs. At syempre po, mag-comment ka kung ano yung mga gustong-gusto mo na natututunan dito po kay Ate C. So, paano mga dear carolers? Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye!